Yesong Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At sa inyo pong lahat, welcome po sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. At ganoon din, wini-welcome natin ang mga kasamahan ni Father Dimakulangan, si WL, mga taga-Tarlac. Ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon, mga biyayang ating hinihiling sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio sa pamamagitan ng Banal na Misa. At upang tayo ay maging karapat-dapat ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga sinilang kay Kristo, ngayong ang kasalanan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito ay tumatag, lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at walang taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig agad siya. Nakita siya ng lahat ng nananirahan sa Lida at Saron at namampalataya sila sa Panginoon. Si Joppe naman ay may isang alagad na babae. Ang pangalay Tabita. Sa Grego,
Ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, pusa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na yun, siya nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at pinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hiniwakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos niya, ang mga banal at mga baing balo ang inirap sa kanila ni Dorcas na buhay na. Nabalitaan ito sa buong Jope, kaya't marami na ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing ang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo ay ang Espiritu at buhay. Ngunit may ilang sa inyong hindi nananalig sa akin.
sapagkat talastas na Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Dinugtong pa niya, yan ang dahilan, kaya ko sinabi na walang makakalapit sa aking maliban loobin nito ng Ama. Mula noy marami sa kanyang mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Petro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Papakilala lang po ako ng konti o saglit. Ako po ay si Father Renato Di Makulangan. Ako po ay rektor sa Diocesan Shrine ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Diocese ng Tarlac. At ngayon po ay kasama ko yung iba sa aking mga parokya, yung member ng CWL, Catholic Women's League. At kami po ay, kagaya nyo, ay mga pilgrims na bumibisita dito sa sanctuaryo ni Father Pio, National Shrine of Father Pio o Saint Pio. Ako po ay Tubong Batangas. Ako po ay pamangkin ng tatlong pare na magkakabatid na taga dito sa Batangas. Si Monsignor Ben, late Father Joe, at late Father Ezekiel. No? At sa pamilya po namin, anim po kami na pare. No? Kaya mamaya, pagkatapos po ng misa namin dito, kami pupunta sa Lipa at bibisita pa sa ilang mga simbahan doon at uuwi sa aming bahay. Okay. Bilang rektor ng isang sanctuaryo, nung buwan po ng Pebrero, nagkaroon po ng conference ang lahat ng mga rectors, pare, at ibang membro ng ministry dito sa sanctuaryong ito. At isa po sa tema na piniliwanag ng rektor ng ating sanctuaryo, Father Pio, ay ang sanctuaryo bilang tahanan ng panalangin. No? Shrine as the house of prayer. No? Yung sanctuaryo daw ay tahanan ng panalangin. Kaya ako po ay nakakasigurado na lahat po tayo ay pumunta dito unang-una para manalangin. Hindi po ba? Sino po ang pumunta sa inyo dito para mamasyal lamang, pakitaas ang kamay? Na? Wala. Na? Sino po ang pumunta dito para manalangin, pakitaas ang kamay? Okay. Okay, tayo pong lahat, ano po? So tayo ay nagpunta dito para manalangin unang-una sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo at kay Father Pio. At ito naalala ko ang definisyon ni Santa Teresa de Jesus tungkol sa panalangin. At ang sabi niya sa wikang Castellano, La oración is dialogo con Dios. Prayer is a dialogue with God. Ang panalangin daw ay pakikipag-usap sa Dios.
Kaya sana po sa sangtuwang ito ay totoo tayong makipag-usap sa Diyos. Hindi lang tayo yung magsasalita, kundi tayo din ay makikinig. Makikinig sa Diyos, at kung posible, makikinig din tayo kay Father Pia. Ano po? So, yun po yung inaasahan sa atin pag nagdadasal tayo, na tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. At marahil sa ating pakikipag-usap sa Diyos, iba't iba yung ating sasabihin. At ang sabi nga ni St. Jose Maria, Escriba, no? Paano ba tayo magdadasal sa Diyos? Paano ba natin kakausapin ng Diyos? At ang sabi niya, yung lahat ng naisip mo, yung lahat ng laman ng iyong puso, yun ang sabihin mo. No? Kung ikay nalulungkot, sabihin mo, ako'y nalulungkot. Kung ikay masaya, sabihin mo na ikaw ay masaya. Kung ikay may problema, sabihin mo na ikaw may problema. Kung nalutas ang iyong problema, sabihin mo nalutas ang iyong problema at ikaw ay nagpapasalamat. Kayo na po yung bahala kung ano yung sasabihin nyo, kung alam kung ano yung laman ng inyong pag-iisip at laman ng inyong puso sa ating Diyos. Pero tandaan po natin kung ito ay tahanan ng panalangin at kung tayo nandito para manalangin, tandaan po natin the highest form of prayer is no other than the Holy Eucharist. Ang pinakamataas na anyo ng panalangin ay walang iba kundi ang Santa Misa. No? Kaya nakakapat lang na pagka tayo pumupunta sa santuario, ay andon at tayo ay nakikibahagi sa Santa Misa. Alam niyo po, sa mga nagdaang araw, ang ating pong Ebanghelyo, kung titignan po natin, ay tungkol sa tinatawag na the Discourse of the Bread of Life. John 6, chapter 6. At para tingnan po natin ng malalim itong ebanghelyong ito na mga nagdaang araw at ngayon, dapat nating kilalanin muna si San Juan para maintindihan natin ang the Discourse of the Bread of Life. Alam niyo po si San Juan, the beloved, siya ang kahuli-hulihang sumulat ng Ebanghelyo. Siya din ang kahuli-hulihang namatay na alagad ng ating Panginoon o apostol. At sa kanya, naputol o natigil yung tinatawag nating public revelation. At dahil siya ang kahuli-hulihang namatay na apostol ng ating Panginoon, siya din ang kahuli-hulihang sumulat ng Ebanghelyo. May apat po tayong Ebanghelyo sa ating Biblia at ang kahuli-hulihan na Ebanghelyo na naisulat ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ni San Juan. Yung tatlong Ebanghelyo, yan yung tinatawag nating Synoptic Gospel dahil isa yung source, isa yung struktura. Kakaiba yung kay San Juan. No? At kung titignan po natin sa tatlong Synoptic Gospel, mababasa po natin doon kung paano itinatag ng ating Panginoong Kristo ang Santa Misa. Sa salitang kinuha ang tinapay, pinagpala ang tinapay, pinaraso ang tinapay, at ito'y binigay. Maliwanag po iyan. No? Sa tatlong Ebanghelyo ni San Mateo, ni San Lucas, at ni San Marcos. Pero sa Ebanghelyo po ni San Juan, wala po tayong makikita kung paano itinatag ng ating Panginoong Kristo ang Santa Misa. Noong Holy Week, ang napakinggan natin
ay yung washing of feet at yung Last Supper, no? During the Last Supper. Pero hindi binanggit yung pagkakatatag ng Santa Misa. Bakit? E kasi kay San Juan, kung titignan po natin ayon sa mga dalubhasa, meron ng teolohiya at meron ng refleksyon tungkol sa Santa Misa. Meron ng pag-aaral at meron ng refleksyon na ginawa si Juan the Beloved na may akda ng ika-apat na Ebanghelyo. Kaya nga sabi ng mga dalubhasa, itong Ebanghelyo ni San Juan, lalong-lalo na yung chapter 6, the discourse o discurso del pan di vida o the discourse of the bread of life, ito ay komplementaryo. Ito ang kumukumpleto para may paliwanag kung ano ang meron sa Santa Misa na sinulat ng tatlong ebanghelistang sinoptiko. At ano yung nandun? Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Discourse of the Bread of Life? Ako ang tinapay ng buhay. Ang aking katawan, ang inyong tinatanggap. Ang aking dugo, ang inyong iniinom. Kaya nga po, sa pagpapaliwanag ng mga dalubhasa, itong The Discourse of the Bread of Life o Discurso del Pan de Vida ay isang Eucharistic text. Isa itong nagpapaliwanag. Isa itong patungkol walang iba kundi sa Santa Misa. Na sa Santa Misa, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, na sinabi niya itong aking katawan at ito yung aking dugo, yun yung tinatanggap natin pagka tayo ay nagkukumunyon. At yan pong aral na iyan ay binigyan ng deklarasyon at definisyon ng Concilio de Trento, no? Noong 16th century, noong ideklara ng Concilio de Trento ang dogma of the presence, the real presence of our Lord Jesus Christ in the Holy Eucharist. Na kung saan sinasabi ng Concilio de Trento na pagkatapos ng dasal ng konsekrasyon ng pare sa Santa Misa, yung inalay nating tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tinatanggap natin sa banal na komunyon. Kaya nga sana, no? Yun lagi, no? Ang ating pananampalataya na tuwing tayo ay nagdiriwang ng Santa Misa, nang kung tayo ay nakikibahagi sa Santa Misa, hindi lang tayo nagdadasal bilang isang komunidad, bilang isang simbahan, kundi sa pamagitan ng misteryo ng konsekrasyon na pagkatapos dasalin ng pari ang banal na salita ng konsekrasyon. Ito'y nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay at alak na ating tinanggap, na ating tinatanggap sa banal na komunyon. At wala nang iba. Kaya mamaya po, no? Mamaya, bago tayo magkomunyon, no? Sana mabanggit din natin ang panalangin na ito. My Lord and my God, I trust in you. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tumaimik na ang puno ay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kapakyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumana. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapati kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahari. Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Payag na lang.
pagsami, kaluluwa at katawan, tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, kaming malalakbay sa Kanya dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi na aming ando para sa kapayapaan ng buong sansinuko. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat-dapat kami malalakbay, tanggapin mo ang aming payag na alay. Sa pampanalangin ng aming Reyna at Ina, dali kami kay Jesus ang aming gawing tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan, tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paka-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan.
Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information sa inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatimpong Martes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Pagkatapos po ng misa, isasagawa po natin ang liturhiya ng pagpapagaling. At ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Humingi po ako ng permiso kay Father para may promote yung aming simbahan, yung aming sanctuaryo. Ito po ay matatagpuan sa Diocese ng Tarlac. At ang pangalan po ng aming sanktuaryo na banggit ko kanina, Nuestra Señora de la Paz y Bien Viaje, Our Lady of Peace and Good Voyage. At kung kayo po ay mapapabanda sa Norte, pagkatapos po ng last exit ng Isitex, magkakanan lang po tayo, 5 kilometers away po, at matatagpuan na natin itong sanctuary na ito. At 2 years na po ako doon, at sa aking pagiging rektor ng sanctuaryong ito, napakarami na po ang naging testimonyo ng mga nakatanggap ng pabor sa pagdadasal sa ating Inang Maria. Mga gumagaling sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa cancer. Mga nagkakaroon ng anak sa paghingi ng kanilang anak. At marami po at iba't iba pang pabor ang binibigay ng ating Inang Maria. Kaya kung gusto niyo po ding bumisita doon, andun lang po at matatagpuan niyo ito sa bayan ng La Paz, Tarlac. At kung kayo din po ay naghahanap ng boyfriend at girlfriend, baka pwede din natin ipagdasal. At baka magkaroon ng bilagro. Ano po? Okay? So sana po ay makapasyal din kayo doon sa Norte, sa Our Lady of Peace and Good Voyage, sa Shrine. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampali kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namalas sa Kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina,
Salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaayayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at ating itaas sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating hinihiling, lalong higit yung mga may karamdamang naririto ngayon, kahit yung mga nasa tahanan. Sa taimtim ng pagdalangin natin kay Padre Pio, paghingi ng tulong sa kanya, no? Ngayon, sa pamamagitan ng oras na ito, no? Nawa, pagalingin ni Santo Padre Pio ang lahat ng ating mga karamdaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at Yesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin.
inyo pong ilabas ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga bulaklak na rosas, mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa't tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Oh.